Ayan, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Kung oras ka man nanonood sa akin ngayon, I hope you're safe and sound. Welcome po sa ating review, no? Another review for English major. So I think this is the part 4, no, ng ating review sa English as a literature. So kung hindi mo pa napanood yung ibang part, no, ng ating kasi ito is part of series, no, ng ating discussion about sa literature. So kung di pa napanood yung tatlo, sana mapanood mo na siya. So ha, may mahaba pa naman yung panahon para at least mas mabigyan ka ng in-depth knowledge, no, about sa literature. So sana sa review natin ngayon ay marami naman kayong matutunan, no, at talagang ma-master nyo na yung mga topic, no, sa literature. So yun, so start na tayo. Welcome. Again, pagbago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para updated ka palagi sa ating videos, no, sa ating review for English. So yun. Ayan, so ano po pala, gusto ko lang isabihin, no, na meron po tayong online review for English majorship. So actually, it's only for 500 pesos, no, sa mga gustong mag-avail. So bali, it's an comprehensive review po para sa no, for English majorship. So mayroon siyang tayong weekly practice test na with rationalization siya. So para mas mabigyan kayo ng idea, no, mas mabigyan kayo ng malawak na knowledge about sa mga concept theory sa English, no, na kailangan yung malaman para maging ready kayo for board exam. So meron 'yan, meron tayong weekly practice test, no. Start na 'yan sa ngayong July 1. Meron din po tayong online review, pre-board exam, and then the final coaching. So ito po yung mga schedule. Sa mga gusto pong mag-join, gusto pong mag-register, for only 500 pesos lang po 'yan. So ang registration is until July 15 pa naman. So 'yon. Sa mga gustong mag-join, sa message lang po ako sa aking Facebook page, Learn with Mr. Lee. So, nahirapan ako magsalita. Napause ako, hindi ko alam. So, yun. So, yun. Start na tayo. Okay. What is the ultimate fate of King Lear? King Lear tayo. A. He is killed in the battle. B. He dies of natural causes. C. He is reunited with Cordelia and dies of a broken heart. And D. He is banished from the kingdom. So ano daw ba yung naging ultimate fate ni King Lear? Sa King Lear na sinulat na play ni William Shakespeare. So ano daw ba yung kanyang naging fate doon? That's letter C. So he is reunited with Cordelia and dies of a broken heart. So ano nga ba ang King Lear? So kung hindi mo pa alam, kung wala ka pang masyadong idea, background sa King Lear, nasabihin ko siya ngayon. So ikikwento ko siya ng mabilisan, ng ano lang, ng summary lang. So para at least magkaroon ka lang ng background, ano nga ba itong King Lear? So ang King Lear ni William Shakespeare ay ito na patungkol nga kay King Lear, which is an aging monarch. No, siya ay matanda na. So ang ginawa niya, he decided to divide his kingdom among his three daughters. So may tatlo siyang daughters, si Goneril, si Regan, and then si Cordelia. So pero ang kailangan gawin ng kanyang daughters, they have to, parang kailangan nilang i-express, no, kung paano, kung express based on words, no, kung paano ba nila kamahal itong si King Lear. So parang ang kailangan nilang gawin, i-express, sasabihin nila kung ano ba dapat, kung gaano nila kamahal itong si King Lear. So yun yung parang prerequisite, no, parang prerequisite ni King Lear para i-divide niya, para bigyan niya ng portion, para yun yung sa kingdom niya. So itong dalawa niyang daughter, yan si Goneril and si Regan, so ang nangyari, ano, they flatter him with exaggerated declaration of love. So, alam mo na yan. So, in-exage nilang pagsabi ng mga words, di ba, kung gano'n nakamahal si King Lear. Samantalang ito yung kanyang bunso, which is si Cordelia, ano, she refuses to participate doon sa pinapagawa ni King Lear. So, sabi niya, mahal kita sa daughter, pero hindi niya, ayaw niya participate doon kasi parang sabi niya, yung love daw should not
but will not put her love into words. So dapat hindi naman daw yan sinasabi. So sabi, yun yung inaano ni Cordelia. So dahil sa ginawa niya, nagalit si King Lear sa kanya. So ginawa niya ay pinatalsik niya sa kanyang kingdom si Cordelia. So kaya ang dalawa niya na lang na anak na si Goren ato, Goneril and si Rhaegan yung kanyang pinagpapartihan doon ang kanyang kingdom. Pero itong si Cordelia actually inaccept yan siya as a wife ng King of France, no? Kaya ang nangyari, binala siya ng King of France sa kanila and then she became the queen there. Pero without the approval yan ni King Lear. So ganun ang nangyari. So pagkalaunan, no, na divide na yung kingdom nila sa dalawang daughters. So pagkalaunan, alam mo na yon, di ba? Alam mo na yung struggle. So ang nangyari na hindi na nila nirespeto si King Lear and then to the point na tinanggalan na nila ng power si King Lear. Ito yung dalawa niyang anak. So kaya ang nangyari ay si tinaboy na nila itong si King Lear ay umayas sa kanyang kingdom then nagpakalayo-layo, nagpalaboy-laboy. So ayan na yung nangyari sa kanya. So samantala on the other side ng story, ito naman yung family ni Earl of Blaster. So actually yung Earl na yan, it's a title no sa panahon nila as at the time no at ano yan title na parang it's a noble, so parang it's high ranking official sa panahon nito sa ano na to sa dito sa play na to. So itong family naman ni Earl of Gloucester, so mayroon siyang isang illegitimate son which is si Edmund and then yung kanyang legitimate son which is si Edgar. So ang nangyari itong illegitimate son niya na si Edmund, so parang sinasabi niya parang inano niya yung kanyang si Earl of yung kanyang father na si Earl of Gloucester na ito daw yung kanyang si Edgar ay pinaplaro daw siyang patayin siya. So something ganon. So kaya ito nagalit siya and then kaya itong si Edgar nagpakalayo-layo din. So nagpakunwari siya as a beggar. So parang poor tomo ata if I'm not mistaken yung kanyang ano doon, yung kanyang ano nagpakunwari siya. So yan yung ito as other side ng story itong si Earl of Gloucester yung family niya. Pero kasi itong si Earl of Gloucester, so parang he decided na parang tulungan itong king, si King Lear, kasi nga ano pa rin siya, loyal pa rin siya kay King Lear, no? Pero nagalit itong si Rhaegan. Itong si Rhaegan, no? Nagalit siya and then si may asawa actually, dalawa pala ito sila, may married na rin itong dalawang niyang daughter, ha? Itong yung anak, ay yung anak, yung asawa ni Rhaegan na si Duke of Cornwall. So, they decided na dahil nga, ito nga itong si Earl of Gloucester na to, so parang gusto niyang tulungan si King Lear. So, ang nangyari, parang inan nila na, parang ginawan-gawan nila na ano para, ano, naging ano nila na si ito daw ay treason. So, parang ganon. So, ginawan nila ng gawa-gawa, ginawan nila ng mga accusation, and then giakusahan nila na treason itong si Earl of Gloucester. Kasi nga, itong si Earl of Gloucester, again, gusto niyang tulungan si King Lear. So, ang nangyari, binulag nila ito si Earl of Gloucester. So habang ito ha, si Totan dalawa. So ito habang ano habang sa habang nangyayari 'yon, ito yung asawa niya na si Duke of Cornwall, si Rhaegan ay namatay din during that time. So kasi parang mayroong tawag niya nito, mayroong servant itong si Earl of Gloucester, so parang na gindepensahan niya itong kanyang master of course, and then namatay doon si Duke of Cornwall. So ano na siya? So single na ulit itong si Rhaegan. So yun. So on the other side of naman ng story, itong sa labas na naman. So ito nga, again, wala na siya. Bulag na itong si Earl of Gloucester kasi natinaboy na rin siya. Hanapin mo doon, wala na siyang mata. Kinuha niya kanyang mga mata. So yun, na-meet niya naman ito yung kanyang son, which is yung si Edgar. So yun na, parang tinulungan niya para mag-meet niya si King Lear. So yun, sama-sama sila. Sama-sama sila nagbabalaboy. Anyway, tapos, itong kalaunan itong si yung namatay din actually to si Earl of Gloucester kasi nga dahil sa sugat ng nakanyang nung ginawa yun sa kanila ni Rhaegan. So in short, ang nangyari ito yung anak niya na yung daughter niya na yung bunso niya na si Cordelia ay nagdala ng mga parang sundalo no para i-rescue yung kasi King Lear. So pero yes, nag-meet sila during night the ang tawag ng itong tao. Lair is
reunited with Cordelia. Pero again, nahuli din kasi yan sila ng mga sundalo nitong si Gorenel and Regan. So, ang nangyari, yung si Edgar, ito yung, again, ito yung legitimate son ni Earl of Gloucester. So, nakipagdigma siya, nakipag-awal siya kay Edmund, which is namatay din si Edmund that time. So, namatay siya. Pero, bago siya namatay si Edmund, so sinabi niya nga na itong si Cordelia ay inutusan niya na kasi ng papat na ihang, patayin na patay na si Cordelia. So late na ang nangyari, hindi na naligtas si Cordelia. So namatay na siya talaga. And then ang end ng story talaga, ang pinaka ending ng story, dala-dala ni King Lear yung body, no, nung body ni Cordelia. And then tapos syempre nagaiyak-iyak siya, sobrang ano niya. And then namatay din siya pagkalauna sa sobrang sakit, sama ng loob, sa lungkot. So namatay din siya. So yun yung end ng King Lear. So it's a tragedy, no? Again, tragedy. So yan yung story, ayan yung background ng story ko, ano ba itong tungkol kay King Lear na. So yun. I hope malinaw. So sana intindihan niyo rin yung mga kinukwento. I'm not really good sa pagkwento. Pero sana yung background niya mismo, nabigyan ko kayo ng idea ko ano ba yung King Lear na to. So yun. Proceed na tayo, okay? Ayan, issues and interpretations na naman tayo. Una, yan, filial ingratitude. Again, kung pansinin mo nga, di ba, yung binigyan mo yung itong mga daughters ni King Lear, so gimbetray siya, ganun. So it shows, filial ingratitude niya sa family. Of course, you also have the madness. Ito na yung theme of madness is actually nandoon din sa story ni King Lear na kung saan, again nga, nung nawala na yung kapangyarihan niya, 'di ba, ni King Lear, 'di ba, nagpalaboy-laboy siya. And then napinakita din ito yung sa story ni Edgar na kung nagpakunwari siya as a beggar, no, para nga doon sa makaiwas doon sa kanya rin, sa father niya. Ayun, so it shows also the theme of madness dito sa sa King Lear. We also have the power, of course, yung struggle. So it's given naman, no, 'di ba? Power struggle sa kanila. And then we also have redemption. Ay, hindi ko pala nakwento. Sorry, nakalimutan ko pala. Ano yung nangyari sa kay... Ala, sorry lang ha. Ano ba ang nangyari doon sa dalawang daughter niya, si Regan and... Ano ba yon? Balikan natin. Wait. And si Goneril and Regan. So, ano ba nangyari sa kanila? Sorry, nakalimutan ko. Itong si Regan kasi, diba sabi ko nga single na siya, namatay na itong si asawa niya na si Duke of Cornwall. So, ang nangyari, gusto niya magpakasalan itong si Edmund. No? Gusto niya magpakasalan. So, nagselos naman itong si Gornel. So, para kasi may gusto din siya doon kay Edmund. So, ang ginawa niya, gin-poison niya si Regan. And after na poison, nagpakamatay din siya. So, yun yung kanilang, yun yung nangyari sa dalawa. Okay? So, yun. Nakalimutan ko po lang banggit. Again, balik tayo. Okay? And then, redemption. Of course, yung ending ng, dito tayo sa redemption, ang ending ng King Lear, of course, again nga, diba? King Lear was reunited with Cordelia nga doon sa ending. Pero nga, yun, nagpatawaran. Yun. Patawaran naman sila, nagkaroon ng reconciliation sa kanila bago talaga namatay din si Cordelia, pati si King Lear. So yun, I hope malinaw. Yan. In King Lear, which character represents the archetype of the tragic hero? A. King Lear. B. Gloucester. C. Edmund, and D. Cordelia. So, sino daw ba yung archetype? Alam niyo ba kung ang archetype? Symbol. Ano, sino ba yung, sino ba, saan ba yung character, no, nagsisymbolize as a tragic hero? C. King Lear himself. Okay? Siya yung tragic hero. Ano ba yung pag sinabi bang tragic hero? Tandaan yung pag sinabing tragic hero, ito yung character, ito yung main character sa tragedy na kung saan dahil sa kanyang weaknesses, dahil sa kanyang dahil sa kanyang mga pagkakamali, decision ay naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang yun, character sa story, yung kanyang loved ones including himself. So yan yung kaya ang tragic hero sa King Lear ay si King Lear himself. So yun, I hope malinaw. Next,
Which of the following themes is most prominent in King Lear? A. Love and romance. B. Betrayal and family relationships. C. Social class and power dynamics. And D. Science and technology. Wala, baka may magsagot ng science technology. So yan, wala. Ang sagot ay, alam nyo na. So kahit pag ano, kahit pag may background ako sa King Lear, masasagot nyo talaga siya. So kaya nga importante na alam nyo, kahit sabi ko nga, ang sa mga stories, no, sa mga ano, sa mga sikat na sumulat na ano, sa mga sa literature, no, ano nyo lang, hindi naman kailangan talagang yung malaman yung first scene, ano nangyari dito. Kailangan nyo lang malaman yung background. Kasi pag alam niyo yung background ng story, masasagot niyo pa rin yung question. Kasi hindi naman yan yung specific. Sa ganitong scene, anong ginawa ni ganito? Hindi naman yan ganun. Hindi naman ganun yung question sa board exam, okay? Kaya ang napaka-importante, kahit background lang, kahit magkaroon ka ng idea, ano ba yung nangyari sa literary, sa work na dito, sa literature na. So yun. So yun lang yung importante. Okay? So dito, masasagot niyo na siya. It's betrayal and family relationship. So ganun lang. Okay? Na kaya sabi ko napaka-importante na kahit dapat ano, basahin mo na yung background para naman kahit hindi mo naman literally basahin yung buong play, 'di ba? At least magkaroon ka lang ng background. Okay? Next. What is the primary role of the fool as a character in King Lear? A. He serves as the voice of reason and wisdom. B. He provides comic relief in the midst of tragedy. C. He represents the ignorant masses who are easily manipulated. And D, he's a symbol of a corrupting influence of power. Ano daw yung prior? Ah, sorry ha, hindi ko pala na ano. Ito kasi, di ba, nung nagpalaboy-laboy na itong si King Lear, di ba, dahil wala na siya ng power, tinanggalan siya ng power, nagpalaboy-laboy siya at sinundan pa rin siya. May kasama siyang si yung Earl of Kent, and then itong si Fool na to, yung Fool. So, sila yung kasama niya. So, itong ano, ang question is, ano daw yung role ni Fool doon sa King Lear? Again, kung titingnan mo yung pangalan niya, contradictory. And contrary sa kanyang pangalan. Actually, kung basahin mo yung play mismo, itong Fool na to, ang ginagawa niya, nagbibigay siya ng commentary. So, nagsasabi siya ng katotohanan, ano ba yung nangyayari, ang nangyayari, di ba? Galit din, hindi naman siya. So, parang hindi rin siya sang-ayon doon niya sa ginawa ni King Lear na i-divide yung kanyang kingdom based sa pag magsasabi yung daughter niya about yung gano'n siya kamahal. So, hindi rin siya doon pabor kay King Lear. Tapos, alam mo yon yung ang nagbibigay siya talaga ng mga commentary about sa mga nangyayari doon sa kwento na yon. So, yan yung ginagawa niya doon. So, pero ang primary role niya talaga is letter B. He provides comic relief in the midst of tragedy. So, alam mo naman, di ba, nabigyan na kita ng background kung ano yung story ni King Lear, di ba? Sobrang tragedy siya. So, talagang yung Fool na to, talagang siya yung nagbibigay ng at least ng parang na, ano, para magiging light yung story. So, he provides yung ano, nakakatawa comedy ba siya. So, nagbibigay siya, kumakanta siya, pero it's about ano. So, nagbibigay siya para magiging light yung play na yon. So, yan talaga yung primary role. At yun nga din, ito din yan, he serves as a voice of reason and wisdom. So, ibibigay siya ng komentary yung makatotohanan sa mga nangyayari doon sa kwento. So, pero ang tinatanong kasi, it's the primary role. So, ang kanyang primary role talaga is he provides comic relief in the midst of tragedy. So, nagkakanta-kanta siya doon, meron pa yung part na kumakanta siya, something ganun. It's, ano, it's, yeah, comedy siya, nagbibigay siya ng comic relief. No? Sa audience, para hindi naman siya, para maging mag-light naman ng konti yung play na yun. So, yan yung kanyang role talaga, primary. Tama din itong A, pero ang pinaka-best answer is letter B. So, yun. Next, what type of theme does the ending of King Lear demonstrate? A, the devastating consequence of pride, greed, and foolishness. B, revenge and justice. C, the inevitability of death. And D,
betrayal and family relationships. Alam niyo na yun. It's letter A, the devastating consequences of pride, greed, and foolishness. So, titignan mo naman dahil sa action niya, di ba? Sino ba naman kasi, di ba? Alam mo, sa, parang sab anuhin mo dahil sa action ni King Lear, di ba? Na dinivide na yung kanyang kingdom based kung paano, sabihin kung paano mahal, mahal siya, di ba? So, napaka, ano, no, hindi ko alam kung ano ba to siya, bakit at ganon. Anyway, it's just a play. So, ganon. So, dahil sa ginawa niya yon at yun, nagkaroon tuloy ng yung decision niya is talagang nag-lead sa pagkamatay ng maraming characters din sa story. So, yun. Oh, sa Othello na naman tayo. In Othello, which of the following best describes the reason of Iago's action? A. He's motivated by his love for Desdemona. B. He is jealous of Othello's success. And D. He is seeking revenge for Othello's mistreatment of him. And D. He is trying to speak to protect Emilia from Othello's abuse. Sino nakabasa ng Othello? Ayan. So, ang letter, ang answer ay, he is jealous of Othello's success. So, yun. I-discuss ko lang yung, bigyan ko lang kayo ng background. Ano nga ba itong Othello, no? It was written, of course, ni William Shakespeare. Tragedy din. Sabi niyang tragedy na sinulat. So, yung story ng Othello, it's a story about, no, kay Othello mismo, no? It's a Moorish general in a Venetian army. So, siya ay Moorish, ibig sabihin Muslim, no? At pinoportray siya dito sa story na to as a black, no, as a dark-skinned man. So, yon. So, ang actually, ang Othello, nag-umpisa siya sa pinakaunang scene niya ay yung itong si Iago, nag-uusap sila ni Rodrigo. Rodrigo. Kasi itong si Rodrigo, nag-share siya kay Iago na ano siya kasi nga, may gusto siya kasi kay Desdemona. So, na ano siya, na parang nagagalit siya kasi itong si Desdemona ay nagpakasal kay Othello, secret married kay Othello. So, ito namang si Iago, so nagsabi din siya, nagalit siya kay Othello kasi nga, itong si Othello ay mas gimpromote si Casio kumpara sa kanya. So, yun yung opening scene ng ano na yun. And then, kaya ang nangyari, they decided ni subong itong si Othello kay sa father ni Desdemona. No, para kasing senator yung, kung di ako nagkakamali, senator yung posisyon ng mataas yung posisyon basta high ranking official yung father ni Desdemona, no. Sinubong nila doon, no. Itong nung nalaman niyo ng father niya, syempre nagalit siya, di ba? Nagalit siya kaya parang nag-ano sila para nagkaroon ng sa korte, no, para naging pa aresto niya ito si Othello, and then sinabi niya si Othello daw ay si Othello daw ay ginamitan daw si Desdemona ng witchcraft, parang ganon, na para daw mas main love sa kanya. So yung scene na yun actually, yung scene na yun nagpapakita na yun ng parang racism, no? Kasi again, maitim si Othello, no? So parang pinapakita na imposible na main love si Desdemona sa kanya kasi na maitim siya. So something ganon, okay? And then, itong si, syempre, ang sinagot na ano niya yung love story nila. Itong si Desdemona, so mas yung mga pinagdaanan niya sa buhay, something din. It's minahal siya ni Desdemona dahil doon. At dahil sa pagmamahal ni Desdemona, minahal niya si Desdemona in return, something ganoon. So sinare niya na ganoon. And na-convince naman itong mga parang yung pinakamataas nila doon na na-convince naman. So nag-okay na yon. So pinayagan na sila ganoon. So itong si Othello ay pinadala, no, parang I think it's a Cyprus, no, parang pinadala siya doon kasi nga parang nagkaroon ng parang invasion, no, something ganoon. So kaya pinadala din ito sa doon din si Desdemona. Ito si Iago, hindi pa natapos yung kanyang pag-an. Si Iago kasi sa story na to, pinapakita yung talagang grabe siya mag-manipulate. Siya talaga yung pinaka-kontrabida. Pinaka-kontrabida siya, talagang pinaka-kontrabida sa play na to. So ang kanyang character napaka-manipulative, grabe siya mag-manipulate. So ang nangyari,
So nawala na yun kasi syempre na nakalusot si Otelo doon ng pagsumbong nila sa ano, 'di ba? So ang nangyari, itong si Yago, ang ginawa niya, ito kasi si Caso ay parang hindi yan, hindi, 'di ba? Again, nainggit siya kay Caso kasi nga nagalit siya kay Otelo kasi si Caso ay mas gin-promote kumpara sa kanya. So itong si Caso, pinainom niya, which is parang pinilit niya mag-inom sa something ganun na hindi talaga sanay uminom. Kaya tapos itong si Rodrigo, which is yung sabi ko na kanina na may gusto ka Desdemona. So inutusan niya si Rodrigo na parang ano ba, parang inisin itong si Casio parang magkaroon ng ano, parang ganun. So nitong kaya ging sunod yun ni Rodrigo kaya nagkaroon ng away itong si parang nagkaroon syempre mga lasing na. So something ganun. And then ito yung high ranking official that time ay nag-awat sa kanila tapos si Casio ang nangyari ay ano, he wounded the ano, so parang anong nangyari, nasugatan niya yung official na yon. At nakita yon nang dumating si Otelo, nakita niya yon. Kaya ang ginawa niya ay ano, ging ano niya, ging ging, ging ano niya, ging demote niya si Casio. So yun yung talaga yun yung nangyari. Pero ang behind ang pangyayari niyon ay dahil din kay Yago sa gawa niya yun. Ganun siya kagaling, ganun siya magmanipulate. Hindi lang yan. Ang sumunod niyang ginawa dahil ito nga si Casio, 'di ba? Ay si Casio ay dinemote na ni Otelo. Ang sinabi niya kay Casio, sabi ni Yago sa kanya, sabi niya, maghingi ka ng tulong kay Desdemona. So para ibalik ka sa posisyon mo. So ang si Desdemona lang yung makatulong sa iyo. So yung kanyang sinabi kay Casio. Ito namang si Casio, sinunod niya itong si yung advice ni Yago, no? Na ganoon, so nakipagkita siya kay Desdemona. And so, pero pala, itong sa likod dito, itong si Yago ay iba pala yung ano, ginawa niya, sinumbong niya kay Othello na sinasabi niya, so parang nag-ano siya ng ano na, sinabi niya itong si Casio, and then si Desdemona, mayroon silang affair. So yun yung pinalabas niya. Noong una, parang hindi pa man medyo maniwala si Othello, hindi pa siya namabal. Pero ang nangyari kasi, yung itong si Desdemona, syempre pinipilit, parang sinabi niya na i-reinstate, yun na nga kasi nga, naghingi ng tulong si Casio sa kanya, na-reinstate siya sa position niya, so something ganun. And then, ito namang si Yago, mas nag-ano kasi yung ano na yon yung sa mga eksena lang ha. Isasabihin ko lang sa inyo yung mga eksena talagang yung main event ang niya doon sa play na yon. Itong si Yago, ay ito pala yung asawa niya, which is si Emilia, yung asawa ni Yago. So parang nakita, nahulog kasi ni Desdemona yung handkerchief, no? Yung parang panyo na galing, na kung saan parang binigay yon ni Othello kay Desdemona parang as a token of love, parang ganoon. So nahulog yon ni Desdemona, nakita yon ni Emilia, which is yung asawa ni Yago, at nakita yon ni Yago. So kaya kinuha niya yon yung ano, yung handkerchief na yon, yung panyo na yon. And then binigay niya kay Casio. So yon, alam mo yon, yung parang alam mo yon, yung parang grabe siyang magano, para magawa ng mga ano, para ma ano niya talaga, grabe siyang magmanipulate, okay? Grabe talaga siya magmanipulate si Yago. So, napaka trap ano joke. So yan, after noon, so sinabi niya kay Yago, kay Othello na tingnan mo, tanungin mo si ano si Desdemona kung nandiyan pa yung panyo na binigay mo sa kanya. Kasi nga ang pagkakaalam ko, nagsabi, nakita niya daw na binigay ni ganito ni Desdemona kay Casio yung panyo na yun, nasa top ng mga something something yun. Eh dahil ang panyo na yun is actually parang ano yon, parang mahalaga yon kay Othello kasi parang yun yung nagpapakita ng pagmamahal sa akin din. So parang ano siya. So ang nangyari is tinanong ito ni ano ni Sabri, gi-confront ni ano sa yung panyo, siyempre wala na ganoon niya, nawala something something ganun. Kaya parang nagkaroon na ng away, no? Nagkaroon na ng mga argument. Itong si hindi pa nang ano, nadagdagan pa noon. No? Itong si Casio kasi parang ang nangyari, itong si Casio parang nagkaroon siya ng relationship, no? Hindi naman relationship, parang nagkaroon siya ng sa isang prostitute the time. So nung ano, sabi ni Yago kay Othello, pakinggan mo yung conversation namin ni Casio. Pakinggan mo kung paano. Tapos itong si Yago, so ging ano niya yung about sa prostitute na yon, yung about kung ano ba yung relationship niya doon, kung kailan niya papakasalan. And then nagkakwento din si Yago, si Casio, di ba? Ito namang si Othello nakikinig. Ang iniisip niya si Desdemona yung kinikwento ni ano. Alam mo yon? Alam niyo yun yung alam mo yun kung gaano magmanipulate si Yago. Napaka
talaga napakamasakit sa mga siyang. So yun, kaya parang na-convince na. Pero ang the end ng story, ang ano talaga ng story ay, nung ano, nung nangyari yon is, talagang sobrang galit ng hotel, tapos in-confront niya na si ano, tapos ganun pa din. And then, pinatay niya, napatay niya si Desdemona. So, nas gin-suffocate niya yun. So, si Othello. So, pero itong si Emilia, which is yung wife ni Iago. So, nagsabi siya kay sinabi niya kay ano na hindi nga ano yun, nalaman niya kasi na talagang siya yung manipulation lang yung Iago. So, nang na-realize yun ni Othello, nagpakamatay din siya. Ano nangyari kay Iago? So, si Iago actually ito kasi si Emilia, so no, para magsumbong siya sa ano sa mga ano na ano. So, pinatay din siya ni Iago, pero nahuli din si Iago at the end of the story. So she was punished kung anong ginawa niya doon, ang ginawa niya sa nangyari. So alam niyo yun? Alam niyo yun yung kwento, yung grabe ka kontrabida talaga si yan talaga. Pinakita talaga yung kung gaano magmanipulate si Iago. So napaka ano niya talaga. Napaka galing niya magmanipulate. So na-manipulate niya si Othello, sa halos ang mga karakter doon sa story. So yun siya. So yun yung ano, sa naging tragedy siya kasi namatay, pinatay ni Othello si wife, and then pinatay niya rin yung sarili niya nang nalaman niya na realize niya na parang nahulog siya doon sa ano sa pag yung mga manipulation na ginawa sa kanya. So ayan yung story ng Othello. Okay? So sana naintindihan niyo, ha. Sana naano niyo yung story niya. Okay. Question, ano pa pala? Issues and interpretation. Racism. So yan na yung sinasabi ko kanina, no. Actually ito yung mga issues sa Othello, no. Sa mga issue na sa Othello, yung racism niya. Again kasi black, maitim si Othello. So pinakita doon kung paano siya, 'di ba? Kung paano siya tinitrato. It's kasi ano siya, white eh. White yung mga tao doon. So siya lang yung I mean, siya yung black is, you know, kung ano talaga doon, kahit yung pag-ano mo sa story, di ba, again, yung sinabi ko na kanina, na hindi maging love sa ganito, kasi hindi ba ka maniwala, kasi may team siya, something ganun, racism talaga yung isa sa mga issues, no, doon sa Othello. So, yun. And then, we have the jealousy, of course, jealousy, yeah. Kasi nga, doon din yung naging dahilan kung bakit, nga, namatay si kanyang asawa, dahil din doon sa pag-selos niya. And then we have the identity. So pinakita din doon sa story, no, yung parang yung alam mo yon, yung para kasi kine-question ni Othello, no, kasi syempre black siya. Tapos si Casio, yung sinasabi ni Iago na may relationship is white. So parang ganoon, parang ano sa talaga, so sabi niya dito, susceptibility to Iago's manipulation. Kasi nga, syempre, parang mayroon din siyang ano ba sa sarili niya. Si Black nga siya. Okay? So, alam mo yun, yung parang, ano din siya na, sabi yung race, yung ano niya ba, yung kanyang, yung person, yung sa personal na, ano niya, baka nga, si Desdemona, na ano kaya, ano kasi nga, mas white ito, kasi ano lang, black, something ganun. So, it also talks about identity. Okay? Kaya mabilis siyang na-manipulate ni Iago kasi, ganon. Okay, dahil din sa yung race niya nga. So yun. Next, the tragic hero. Of course, si ano ay tragic hero din si Othello. So yun. Okay. Dito tayo, question na tayo. Which character in Othello serves as the catalyst for the tragic events that unfold in the play? A, Iago. B, Casio. C, Desdemona. And D, Emilia. Sino daw yung catalyst? Ibig sabihin yung naging reason, parang yung nangyari dahil nangyari yung mga tragic events. That's si Iago, yung kontrabida. Kontrabida sa Othello ni William Shakespeare. So yan, siya yung naging dahilan, na ba? Masyado siya. Diba? Masama-sama. Next. What tragic flaw does Othello possess that leads to his downfall? Alam na, sabi ko na to kanina. A, his jealousy. B, his pride. C, his greed. And D, his anger. That's letter A. Dahil sa kanyang pagsiselos. Kaya,
Namatay, napatay niya yung kanyang asawa and yun siya. Next, what does handkerchief symbolize in the story? A, it represents Othello's lineage and noble heritage. B, it symbolizes love, fidelity, and trust. And D, it represents Othello's love for his mother. And D, it emphasizes the handkerchief rarity and value. Ano daw yung symbolism ng ano? Again, sinabi ko nga kanina, mas nagtindi kasi yung galit nung dahil nung nawala na yung handkerchief, so inisip niya talaga. Ano? So, naano mo yun? It symbolizes what? It symbolizes love, fidelity, and trust. So, dahil nawala yun, nawala din yung trust. So, something ganoon. So, yun yung sinisymbolize ng handkerchief sa story. Okay? How does Shakespeare use language and imagery to portray Antoyago's villainy? Villainy. A, by giving him poetic and eloquent speeches. B, by using animal imagery and vulgar language. C, by having him speak in riddles and metaphors. And D, by portraying him as a sympathetic and misunderstood character. So, paano daw ba ginamit, paano daw gin-portray ni William Shakespeare yung pagiging villain? Villain ni Iago sa story. San dyan? San dyan? That's letter B. By using animal imagery in vulgar language. So, bakit ba yun? Ganito kasi yan. Kung babasahin mo yung play, ha? Yung play mismo. Paano ba siya gin-portray? Paano ba yung pagiging masama ni Iago doon? Paano ba siya gin-portray ni Shakespeare? Una-una, paggamit ng mga animal imagery. So, itong si Rodrigo, ito ba sabi ko na yung kausap na. Yung, ano, yung line niya, actually, sinasabi niya, kung pwede describe niya, na parang si ano daw, it's an animal, parang it's a, something ganon. So, I mean, pagiging animalistic siya ni Iago. So, yun yung paano siya din-describe ni Rodrigo. And then, ito kasing si Iago din, dinidescribe niya. For example, itong daw, ginagamitan niya ng mga term na, yung sa mga animals, di ba, ito daw si Rodrigo, parang ano ata yun, may ginamit siya na animals na kung saan mabilis daw siyang, mabilis niya itong manipulate, gano'n. Kasi, kinikompare niya yun sa mga animals. So, madalas yung mga gano'n. So, ginamit niya din yung mga pag-describe kay Othello, yung pagiging racism niya, yung racist, 'di ba? Yung pagiging ano niya, 'di ba? Parang sinasabi niya yung pagiging maitim, parang ganun. Inaano niya talaga, gumagamit siya ng mga ganun. Gumagamit siya ng mga yung mga line niya nagko-contain ng mga ganun. So ganun yung way kung paano gin-portray ni William Shakespeare yung villainy ni Iago sa story. So yun siya, gumagamit siya ng mga animal imagery, yung mga vulgar language. So yun. Yun. Ayun, tapos na tayo. Sana marami kayong natutunan. Marami ba kayong natutunan? So yun. So, tapos na. So sana na marami kayong natutunan at sana yung mga technique, again, paulit-ulit yung sasabihin. Hindi lang dapat answer yung sinasaulo niyo. Dapat yung mga technique, paano ba ina-analyze yung question? So paano ba siya paano ba dapat kino-comprehend yung question, so paano ba siya dapat inatake, so mga ganun, dapat yun yung malaman nyo, ha? Hindi lang yung sagot, dapat alamin nyo kung bakit yun ang naging sagot sa tanong na yun. So yun lang, sana marami kayong nagtutunan. Maraming salamat, and see you po sa susunod po nating video. Sa mga gusto po lang mag-register, ha? Chat nyo lang ako sa aking Facebook. Thank you!